balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao. So mga par, matapos nga po binanatan ni Gervonta Tank Davis, ang dati nitong mentor na si Floyd Mayweather Jr. dahil mas binakira nitong mga idol si Shakur Stevenson para labanan siya at i-set up na matalo sa bakbakan. E kung saan mga idol, siniwalat ni Tank Davis na isang scammers daw si Mayweather dahil sa pera na kinuha niya daw sa Middle East, sa Dubai at Saudi Arabia, kung saan marami pa mga idol ang hindi magagandang sinabi ni Davis kay Floyd. Pero ang stand out talaga mga idol sa mga sinabi nito kay Calvo, kapag nakita daw ni Tank Davis o mag-cross man daw ang landas nila ni Mayweather, talagang babanatan niya daw ito mga idol at papatulogin niya ito gamit ang kanyang kamao. Wala rin daw paki mga idol si Davis kung gaano man daw kadami ang bodyguard ni Mayweather, babanggain daw talaga ito ni Davis para lamang banatan si Calvo. Well, kahit ganito mga idol ang mga sinabi ni Tank Davis sa dati nitong mentor, merong mga ilang boxing fans mga idol ang ayaw kumagat sa mga sinasabi ni Tank Davis sa social media. Marami ang may tiwala mga idol na drama lang daw ito ni Floyd at Tank Davis para ma-hype sila sa social media at mapag-usapan ang kanilang pangalan, lalo na si Gervonta Davis sa dahilan na may paparating ito na laban sa June kontra kay Frank Martin. Kumbaga mga idol, palabas lang ito para i-promote ang laban ni Tank Davis. Alam naman daw kasi natin mga idol kung gaano kalaki ang pay-per-view buys ni Ryan Garcia at Devin Haney, kung saan mga idol, ayon sa unofficial report, umabot daw sa 900,000 pay-per-view buys ang laban. Kunti na lang maging milyon na at malaki na ito mga idol. At para naman sa party ni Tank Davis mga idol, dapat malagpasan talaga niya ang ganitong numbers at masabi na siya talaga ang mukha ng boxing sports at hindi si Ryan Garcia. Samantala, breaking news po tayo mga idol sa naging bakbakan po ng ating pambato na si Mike Plania kalaban si El Gato. Panalo po mga idol ng Pinoy boxers isang round 1 knockout. Halos segundo lang po mga idol ang tinagal ni El Gato. Sumuko kaagad dito sa laban. Napakagandang comeback win to mga idol para sa ating pambato na si Mike Plania matapos ito matalo noong nakaraan sa laban kay Angelo Leo. Sa kabilang banda naman mga idol, habang papalapit nga po mga idol ang laban ng current super bantamweight undisputed champion na Uya Inoue kalaban ng kanyang WBC mandatory contender na si Luis Pantera Neri, nagaganapin sa May 6 sa Tokyo Dome. Kung saan mga idol, lalo po umi-intense ang training ng Mexicano, kung saan mga idol, patuloy pa rin talaga pinapalakas ni Luis Neri ang kanyang panga. Talagang sinasanay niya mga idol ang kanyang panga para hindi bumigay kapag natamaan ang halimaw na suntok ng Japanese monster. Well, isang magandang game plan to mga idol para sa Mexicano na patigasin talaga ang kanyang panga para at least maging kampante ito mga idol kapag dumating sa time na maglaban sila ni Inoue na basagan ang mukha ng harapan sa ibabaw ng lona. Pero sana lang mga idol kung gaano katibay ang panga ni Pantera sa laban, ganun din sana katibay ang bodega ni Luis Neri, dahil tsanta natin mga idol, ito talagang pangunahing target ni Inoue sa rason na minsan na ito mga idol na knockout dahil sa body shot. Bagamat ngayon pa man mga idol ay pa sa naging banta ni Luis Neri kung naging nakadalawang beses na daw siya tumungtong ng Japan matapos ito manalo ng dalawang beses at wala pang talo. Sa May 6 daw mga idol, gagawin ni Luis Neri si Inoue bilang kanyang pangatlong biktima sa bakbakan at uuwi daw ito ng Mexico na 3-0 ang kanyang record sa Japan. Inoue, lo siento mucho pero voy por el 3-0.